So ayun mga kabuknoy, mayroon tayo ipu-pull out na bolt na naputol sa NMAX. So ayun mga kabuknoy, ito yung problema ng NMAX ni sir. Dinala sa atin para magpa-pull out sa ganitong problema. First time to mga kabuknoy, magpo-pull out sa NMAX na ganitong putol. So ayun, tatry natin i-pull out ng gamit ang welding. So ayun mga kabuknoy, bago natin i-pull out, tanggalin muna natin yung battery niya. Ayan, nakatanggal na yung battery niya, tinanggal na natin yung dalawa, positive negative, tinanggal na natin. Saka yung ECU niya, tinanggal na rin natin para wala may pumasok na power dun sa kanyang ECU. Ayan, gamit na nga natin welding, gagamit tayo ng stainless na rod para mas matibay yung kapit niya. Ayan, tanggalin muna natin yung tambutso niya. Ayan, tanggalin muna natin to. Lahat na nakakunik dun sa tambutso, tanggalin natin. So ayun mga kabuknoy, nakalas na natin yung tambutso niya. Saka natin i-weldingan to, yung naputol niya. Ayun, first time natin magtanggal ng NMAX na naputol sa tambutso. So yung mga kabuknoy, yung mga ganitong problema kabuknoy, hindi tayo nagbabaray na rito sa kanyang cylinder head. Dahil mahirap to, mahirap to trilan, saka nakitid yung ano niya, yung butas niya. Kaya ang gagawin natin, i-weldingan na natin mga kabuknoy. Gamit ang stainless na rod. Eh mga kabuknoy, dudugtungan natin kasi mayroon siya natitira pa. Yung dugtungan natin para may pitan tayo. Ganyan nangyari sa ano kayo, una kayo. Ay, sige, butas ka eh. Butas ka. Eh mga kabuknoy, dugtungan na natin ng pihitan para may gagamitin tayo pang ano, pang pihit dito sa naputol. Ano mo kung anong barangay si Sir Ben? Hindi ba nila anong tawag? Bigyan kita ng bell. Ay, pang-vlog mo ako. Ano? Putol. Putol yung... Ubitin mo? Lang sa lahat ng mga
Sa mga kabok na itatry natin pihitin yung dinugtong natin na bakal. Pare, salamat ha. Okay. Mabilis mo nga ito yung langis ko sa XR eh. Mainit yung makina masyado. Tulin. Ah. Saka fork oil. Sa mga kabuknoy, umikot na yung bolt na naputol. Eh, kung mababas yung kabuknoy, sumasama na yung nindingan natin na bolt. Tagilin mo nga kayo. Ayan mga kabuknoy. Sa ganitong para mga kabuknoy, nakatipid na yung may-ari. Hindi pa nabaklas yung kanyang cylinder head. So yan, natanggal na natin, papalitan na natin ng high stencil na bolt. So yan mga kabuknoy, saka natin tabitan na high stencil na bolt. Yung bali standard pa rin niya to. So yan, malaking tipid dito sa may-ari sa ganitong parara pagpo-pull out. Na hindi na binabaklas yung cylinder head. Sa mga ganitong paraan na pagpo-pull out, hindi tayo nagbabarina. Kasi mahirap barinaan itong mga kabuknay. Yan, kabit na natin yung tambutso. Set-off muna tayo sa may-ari. Yan. Medyo malaking tipid to ang mayari na natanggal yung problema na tambusin niya. Kaya mga kabuknoy, umandar na yung ginawa natin na pagpo-pull out. Sa ganong video mga kabuknoy, sana nakatulong ako sa pagpo-pull out kung paano mag-pull out na hindi na binabaklas yung makina.